Kumusta? Noy Perikap ang inyong lingkod. Sa disyerto ng kamatayan ay natutulog ang isang malademonyong killer. Ngunit sa araw na ito, siya ay nagising sa pamamagitan ng isang mahiwagang puwersa na tinapos ang 17 taon ng pagkakulong. Ang nakakatakot na killer na ito ay may tato na Black Mamba na may kapangyarihan ng isang Diyos na hindi mapipigilan ng milyon-milyong tao. Siya ay nakangiti na sa wakas makakapatay ulit siya ng tao. Ang grupong ito ng mga tao ay naghahanap para sa kanya sa loob ng 17 taon. Siya ay hinambalos ng isang stick at ang iniingatan niyang salaming pang-araw ay nasira. Sa isang dagandong, hinawakan niya ang lalaki at inuntog niya diretso sa buhangin. Naharang niya ang pag-atake sa kanyang mga kamay, itinaas ang dalawang lalaki at inihagis sila sa buhangin. Ang dilaw na buhangin ay sumabog ng higit sa 10 metro ang taas. Pagkatapos ay nagmadali siyang sumugod at walang sino man ang makakapihil sa kanya. Sa gitna ng hukbo, nahuli niya ang pinakabos at tinapos ang labanan. Ang nakakatakot na killer na ito ay pinangalan ng Rocka. Siya ang numero unong general sa ilalim ni Mr. Malhotra at ginising siya upang putulin ang isang sagradong puno. Napag-alaman na nais ni Malhotra na bumuo ng tulay dito, nagkataon na nakaharang ang sagradong puno na ito. Kung ang tulay ay makumplito, maaari itong mapabilis ang paghahatid ng pang-industriyang basura. Si Malhotra ang unang nakabili sa mataas na presyo na lupa ngunit sinasalungat siya ng mga taga-baryo. Galit, kailangan niyang gisingin ang demonyong mandirigma, si Rocka. Sa isang maulan na gabi, isang lalaki ang nakaupo sa ilalim ng isang puno na nagdarasal na maging isang atapang na tao. Ang kanyang pangalan ay Amon at siya ay isang guru ng karate sa mga kindergarten. Wala siyang tunay na kasanayan, kahit na ang babaeng nagugustuhan niya sa loob ng 7 taon ay natatakot na ikumpisal ang kanyang pagmamahal. Binabaliwala rin siya ng kanyang mga estudyante. Si Amon ay nagtali ng isang pulang lubod sa isang sagradong puno, umaasa na ang mga Diyos ay gagawin siyang isang makapangyarihang tao. Biglang, isang chainsaw ang tumunog at isang 3 metrong haba na tao ay sinubukang putulin ang puno. Si Amon ay nagmadaling sumugod upang pigilan ito. Sinipa niya ang chainsaw at pagkatapos ay sinipa niya si Rocka. Tila, ang pag-atake na ito ay hindi man lang makakapilay ng aso. Tinadyakan siya ni Rocka at siya ay pinabagsak sa lupa, itinaas siya na parang unan at inuntog sa putikan. Si Amon ay binugbog. Pagkatapos, siya ay sinandol sa puno at ikiniskis tulad ng isang tansan sa puwet ng kaldero. Pagkatapos ng 5 oras, sa wakas ay nahawakan niya ang chainsaw at sinubukang patayin si Amon. Sa ilang sandali, isang kidlat ang tumama at pinatalsik si Rocka. Siya ay nahulog sa tambakan ng nuclear, at ang kidlat ay hindi sinasadya na nagbigay ng mga superpower kay Amon. At ang isang kakaibang pattern ay lumitaw sa sagradong puno. Kinabukasan, ang pattern ay bumakat sa likod ni Amon, ngunit hindi niya alam ito. Sinaksak siya ng kanyang kapatid habang siya ay natutulog. Nakakapagtaka, ang sugat ay ganap na gumaling sa 1 segundo lamang. Ang kanyang ina ay hindi makapaniwala na sinaksak niya ito ng kutsilyo. Upang matiyak na ang kutsilyo ay hindi peke, sinaksak niya ng direkta ang kanyang anak. Sa ilang sandali, si Amon ay nagising. Pagtingin sa kanyang kapatid na may kutsilyo na nakatutok sa kanya, naitulak niya ito sa pagkabigla dahilan ng pagkawasak ng kanilang kabinet. Sa sandaling ito, natanto ni Amon na mayroon siyang kapangyarihan. Sinimulan niya ang isang matinding pagsasanay upang gawing Captain Planet ang kanyang sarili. Kinawan din siya ng kanyang ina na isang pasadyang costume at pagkatapos ay nagsimula siyang makipaglaban para sa katarungan na tumutulong sa pulis na mahuli ang mga magnanakaw at iligtas ang mga batang babae na binubuli. Di nagtagal, naging bantog siya at naging hindi kilalang superhero. Ngunit ang krisis ay papalapit din, si Rocka ay hindi papalapatay. Ang isang braso ay natagpuan sa nuclear waste. Siya ay nakalubog sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Sa isang itim na kapusukan ay nabuo sa paligid ng kanyang katawan na may nakamamatay na lason sa lahat ng kanyang katawan. Natagpuan niya ang kanyang boss na si Malhotra at sinuri ang katawan ni Rocka. Ang mga doktor ay nalulula. Ang mga ordinaryong tao sa nuclear waste ay hindi maaaring makakaligtas, at ang kanyang dugo ay naging itim, ang buong katawan ng bawat organ ay nahawahan, kung bakit siya ay buhay pa rin. Habang siya ay nagtataka, biglang nagising si Rocka, hinawakan niya ang kamay ng doktor at agad na nahawahan siya, at pinatay ang ibang doktor sa pamamagitan ng pagpapaputok ng itim na gas. Ang kanyang katawan ay puno ng kapangyarihan. Gusto ni Malhotra na gamitin ang kapangyarihang ito upang mamuno sa mundo, at ginawan rin niya ng isang pares ng itim at ginto na battle armor si Rocka. Ngayon, ang tanging balakid na lang ay si Amon. Nagpa siya ang dalawa na burahin siya sa mundo. Sa araw na iyon, si Amon ay namimili ng mga grocery. Biglang, 500 metro na bakal na tubo ang sumulpot, at 3 metrong haba na hinayupak ang dahan-daang naglalakad. Si Rocka ay bumalik na may paghihiganti, at may isang dagandong, pinatumba niya ang mga kwadra sa magkabilang panig.
Si Amon ay nagmamadaling sumugod, hindi nakatama ang electric na kutsilyo ni Raka, ang bilis ng pag-atake niya ay masyadong mabagal, dahil sa isang suntok ni Amon, ito ay lumipad ng 5,000 metro. Akala ko na ang labanan ay tapos na, ngunit hindi ko inasahan na si Amon ay mapabagsak. Agad siyang tumayo, isang tadyak lang kahit na ang pader ay nawasak. Pinaspas ni Amon ang alikabok na may kasiyahan. Biglang ginamit ni Raka ang flash teleportation upang paganahin ang chainsaw at sinuntok si Amon ng buong lakas, ngunit ito ay ganap na walang silbi. Ang sugat ay mabilis na gumaling, na sinusundan ng isang sipa na nagbabagsak kay Raka. Ang kanyang kahabag-habag na hitsura ay tinawanan ng karamihan ng tao. Nagalit si Raka at sumigaw upang takutin ang karamihan. Agad na sumugod si Amon at nang gulat at sumuntok, si Raka ay nakaladkad ng paatras ng 50,000 metro. Nakikita na hindi niya matatalo si Amon, naglunsad siya ng apoy upang pagalawin ang sasakyan. Nakikita na ang babae ay nasa panganib, talagang pinigilan ni Amon ang truck sa kanyang kamay. Sa puntong ito, sumalakay muli si Raka, hinawakan ang kanyang leeg. Ang dalawa ay nakipaglaban muli, at nakipaglaban sa itaas para sa 300 round. Pagkatapos ay lumipad sila sa bukid at nakipaglaban sa 700 rounds. Sa wakas, ang dalawa ay nahulog sa lawa. Sa tubig ay ganap na bahay ng kalakasan ni Amon, pagsuntok at pagsipa kay Raka, at sa wakas ay sinuntok siya mula sa tubig. Nakabalik sila sa lupa. Sinabi ni Amon kay Raka, "Hindi mo ako matatalo," na sinusundan ng isang sipa na nagpatalsik sa kanya sa ibang planeta. Ipinagdiriwang ng mga tao ang pagkatalo ng Diablo at sumayaw sa kagalakan. Habang ang mga tao ay nagdiriwang ng maligaya, natagpuan ni Raka ang isang mahusay na paraan upang magpalakas. Ang mas maraming nuclear waste na mahihigop ay lalo siyang lumalakas. Siya ay nagsimulang sumipsip ng tae, joke lang, at sa wakas siya ay nakabuo ng nakakamanghang kung fu at inilunsad ang isang nakakatakot na paghihiganti. Pagsipsip ng basura ng nuklear sa loob ng 7 araw, siya ay naging napakalakas na ang kanyang aura lamang ay kayang pumatay ng lahat. Sinimulan niya ang pagpatay ng mga tao tulad ng isang baliw, dinadala ang mga tao sa mall bilang mga bihag. Nagbabanta si Raka sa mga tao na magsumite sa kanya. Ang isang ina at anak ay nagbabalak na umalis, ngunit natuklasan ito ni Raka, nag-teleport siya sa kanila, sinabi na walang sinuman ang pinapayagang umalis. Nakikita ang ina at anak na sila ay papatayin, biglang dumating si Amon upang dambolin si Raka, ngunit sa hindi inaasahan siya ay bumanda lamang. Sa puntong ito, ang nanambalik na kapangyarihan ni Raka ay nadagdagan ng higit sa 10 ulit, tila kinikiliti na lamang siya ni Amon. Tila nakasuot siya ng 100 piraso ng armor, biglang binuksan ni Raka ang kanyang dibig, ang katawan ay nagpapalabas ng itim na puot. Ang isang suntok ay nagpatalsik kay Amon ng 5,000 metro. Kinuha niya ang bakal na tubo sa lupa at tumalon ng 500 metro ng paitaas at hinambalos niya sa katawan ni Raka ngunit nakikiliti lang ito. Nahawakan ni Raka ang kanyang leeg at sinuntok siya ng napakalakas, pinatalsik siya palabas ng mall. Ang kotse ay nasira, mabilis din dumating si Raka sa lugar, itinaas niya si Amon at ibinagsak. Pagkatapos ay, ginamitan niya ng long lost cloak at dagger fist, siya ay tumalo ng 10 metro at agad bumaba, inihagis ang kotse kay Amon na sinusundan ng isang pinalakas na pagsugod, ganap na si Amon ay walang panama. Si Raka ay nagwawala at inihagis siya ng 108,000 kilometro. Ang gusali ay not a man at nagkaroon ng maraming malaking butas. Pagkatapos, ginamitan siya ni Amon ng Sky Pump. Kanyang nakita lamang ang mga sugat ni Raka na mabilis na gumaling, na ang isang malakas na suntok ay ganap na walang silbi, isang suntok ay nagpatalsik kay Amon sa malayo. Kaagad pagkatapos ng paggamit ng paraan ng Siddhartha, ngunit hindi ito ang katapusan ng panghahagupit. Sa oras na ito, si Amon ay ganap na natalo, wala na siyang sapat na kapangyarihan upang lumaban pa. Sa oras na ito, si Malhotra ay dumating din na arrogante niyang sinabi, "Ang lahat ng ito ay dahil sa basura na inyong ginagawa," upang si Raka ay naging napakalakas. Inakusahan ng mga tao ang pabrika ni Malhotra na nagdulot ng polusyon sa kapaligiran, ngunit hindi napagtanto na sila rin ay pabaya. Ginamit ni Amon ang kanyang huling lakas upang makatakas. Dahil sa kontaminasyon ng buong katawan niya, ang kanyang kakayahang pagalingin ang sarili ay ganap na nawasak. Sinamantala din ni Malhotra ang pagkakataong bumuo ng napakaraming pabrika, pabaya sa pagtatapon ng basura, kahit nabuksan ang gripo, itim na tubig ang lalabas, ang buong lungsod ay nagiging mas dumilim ng dumilim, at malapit nang maging isang lungsod ng kamatayan. Ang mga taong nahawaan ng virus ay hindi na makakaligtas. Ngunit hinihigop ni Raka ang basura upang maging mas malakas siya, ang anak ni Malhotra ay nagduse din sa malubhang karamdaman dahil sa polusyon sa kapaligiran. Sa wakas ay alam niya ang kabigatan ng sitwasyon.
Sinabi ni Malhotra kay Rocca na itigil ang pagkalat ng polusyon sa mundo, ngunit sa puntong ito, hindi na siya interesado sa pera at nais na sirain ang buong planeta. Sa harap ng mas makapangyarihang Rocca, ang mga tao ay maaari lamang manalangin, kusang naglilinis, at nagsimulang magtanim ng mga puno upang mabawasan ang polusyon. Sa oras na ito, unti-unting gumaling si Amon, isinuot ang lumang battle suit, narinig ang mga panalangin ng mga tao na agarang nagpadagdag ng kanyang kapangyarihan. Nakita si Rocca pinatikim ng isang suntok na pinatalsik siya sa kalawakan, pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa lupa, hinigop ang kakanyahan ng araw at buwan, ang sumunod ay bumulusok siya sa mga ulap. Alam niya na hindi niya matatalo si Rocca sa maruming lupa, lumiretso si Amon sa ibabaw niya sa kalawakan, ang dalawa ay bumagsak sa buwan. Ang kapaligiran dito ay hindi marumi, ang lakas ni Rocca ay lubhang humina. Inilunsad ni Amon ang isang counter-attack, ang huling sipa ay nagpasabog sa rocket. Humiyaw si Rocca sa sobrang sakit. Ang pagsabog ng rocket ay may tumagas na nuclear waste. Siya ay nakakasitsip at naging malakas muli. Kung gayon, isang liwanag na ipinapakita sa katawan ni Amon, at sa sandaling ito ay nakakuha siya ng napakalakas na kapangyarihan. Kaya dapat tayo ay maniwala sa liwanag, sa kapangyarihan ng liwanag, ginawa niya ang pagpatay. Si Rocca ay humantong sa kamatayan, si Amon ay dahan-dahang tumingin sa asul na daigdig. Ang daigdig lamang ay ang ating tahanan, kaya dapat protektahan natin siya. Dito nagtatapos ang pelikula at si Amon ay nagsasabi na, "By your powers combined, I am Captain Planet." Joke lang.